Hi, hello mga idol. Sa video po natin ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng simpleng kutsara lang po. Yung simpleng-simple lang, hindi naman po kagandahan. Ang una po natin gagawin ay gumawa tayo ng pinakatangkay nito. Kaya ang ginawa ko po, naglagari pa ako ng square bar na gagamitin ko para po ma-design yung forma ng tangkay na gagawin po natin para po sa ating kutsara. Mahirap din po palang gumawa ng pinakatangkay kasi kailangan ikorba mo siya para maiayos nyo ayon sa design na gusto nyo. Then, syempre po, after po na ma-welding, kailangan po natin siyang grinder. Square bar po yung ginamit ko, kaya kailangan po, kung gusto natin na bilugin siya, pwede rin po. Then next step po, lagarin din po uli natin, saka po natin event ayon sa gusto nating design. I-welding po natin, saka po natin i-grinder. Okay po, nakita nyo naman po kung paano ang finish niya. Saka po natin i-welding po siya sa pinaka-plate o sa pinaka-kutsara natin gagawin. Yung kutsara pong ginagawa ko, dalawa po yan. Para po siyang galvanized iron, hindi po siya kinakalawang, maputi po kasi siya. Hindi po ako patikan sa pag-welding mga idol, kaya pasensya na po kung sa nakikita nyo ay hindi po masyadong maganda. Yung dati ko po kasing kutsara, medyo lumit na po sa tagal ng panahon, kaya kailangan po natin gumawa ng bago para po may magagamit tayong iba. Nakantsawa na nga po tayong para po daw paleta lang yung kutsara po dahil sa liit, kaya po gumawa po tayo ng bago para po wala silang masabi. Okay po, natapos na po natin yung unang kutsara, then ito na po yung pinaka pangalawa. Ang gagawin po natin, grinderin din po uli natin, then saka po natin pakinisin na. Meron po akong bala na ginagamit na pampakinis at pampakintab, ganyan po. Lumiit na nga lang po siya kasi lagi po nagagamit, pero pwede pa. Maganda po kasi siyang gamitin, hindi po delikado, smooth na smooth po kapag ginagamit. Parli na lang po yung una kong ipinalo, kaya po medyo binit. Hindi po kagaya nitong unang dalawa kong ginawa. Ayan po. Matining siya. Ayan po yung dati kong kutsara. Napakaliit na. Ganyan din po dati kalaki yan. Sa sobrang tagal na, lumit na siya. Ayan na po siya. Bali tatlo pong kutsara ang bubuhin po natin sa video pong ito. Hindi po handle na kahoy yung ginagamit ko. Yung PVC pong puti na matigas, yun po ang laging ano po, ginagamit sa kutsara. Yung ginagawa ko lang po, sinusunog ko sa may batang tangkay para po hindi po siya magalaw. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin habang sinusunog. Alam nyo naman po yung ganyang PVC, sa tubig din po ginagamit yan. Hindi po siya basta-basta nababasag kahit po martilyuhin siya. Hindi ko lang po alam kung ano ang tawag dyan, kayo na pong bahala. Pinapainitan lang po kasi yan kapag dinidikit sa coupling para po magdikit sila. Kaya
Kaya ngayon po ang gagawin po natin, susunogin po natin siya para po ma-fix siya sa kanyang handle. Okay na po, naka-fix na po siya ng maayos. Then sa kabilang butas po, binubusan ko na lang po siya ng kaprasong rugby para po pag tumigas, hindi po siya gumalaw. Marami pong salamat sa panonood. Ito na po yung kutsara pong nagawa natin.